afternoon dahil hapon na. Dahil kahit hapon na napaka ano pa rin ang sikat ng araw, no? Nakapaka sakit sa balat. At ingat po kayo mga ka-warriors kung saan mo kayong lupalok ng mundo dahil napakainit. Iwas po tayo sa heat stroke, mild stroke, lagi po magbaon ng tubig. Wow! Wow! Ang daming sinasabi na so. Hello po, kamusta po kayo sa mga na nakasubaybay po sa akin. Hello po, kamusta kayo? Ako, okay na ako ngayon. Yan, dahil ang tagal ko pong hindi nakagawa ng video, ilang ano po. Excuse me po. Pasensya na po, ako'y inuubo. Ang pangit nga po ng ubo ko. Merienda po muna tayo. Ayan, kumakain po ako ng tinapay dahil nagugutom po ako. So, ayan, habang nagmemerienda tayo, magkwentuhan tayo. Bakit hindi ako nakagawa ng mga videos ko? Kasi, sa case ko, wag na nga ako kumain. Kahit pag kumakain ako, hindi niyo ako maintindihan. Sa case ko na dinadialysis, at sa mga dinadialysis, alam nila yung pakiramdam ng bumabagsak yung hemoglobin. Pag bumagsak po yung hemoglobin namin, mga dinadialysis, yung maraming naapektuhan. So, nahihilo ka. Marami akong nararamdaman. Nahihilo ka. Tapos, masakit. Hindi ako makagalaw maayos kasi maraming masakit. Ganon. Tapos, ayan, inuubo ako ngayon. Ito naman, sinasadya. Alam naman na gumagawa ko ng video eh. Kapatid ko pa subway masyado to. Alam niya na, ani. Sukat. Ayan, may dumaan pang jeep. Di lalo ng maingay. Hindi na magkaintindihan. Ay, nako. So, ayan, dahil sariling sikap po ako, ako yung gumagawa ng vlog ko. Ako yung nabibidyo sa sarili ko. Ako nag-i-edit. Ako lahat-lahat. All in one. Si ka-warrior nyo. Kaya nga, lady warrior. So, ayan, pag bumabagsak po yung hemoglobin ko, as in, ang daming masakit sa akin. Plus, lagi kong kailangan to. Yan. Kaya laging naka-standby at kailangan laging may laman yan. Pag nagkakaroon ako ng blessing, bumibili po talaga ako ng pag wala ng laman yan. At meron naman akong hawak. Bumibili po talaga ako ng oxygen kasi ang hirap po nang mawalan. Tapos, bigla akong atakihin ng hapo. Yung parang hinihika, pero wala akong hika. Yung parang hinihika ka, grabe. Parang puputol na yung ugat mo na sa kakahabol ng hininga mo. Yan, alam po yan ang mga nagda-dialysis. Yan, nakahanap kami ng dugo sa GP Rizal Calamba. Diyan po ako laging nakakuha kasi malapit po kasi dyan. Tsaka laging may available po na dugo dyan na medyo malapit kami ng Calamba eh. Pero pag nag-commute ka, ang layo po, as in, ang layo. Pero yan yung pinakamalapit na Red Cross na laging meron blood na A positive. So yan, sa mga naghahanap, lagi po kayong mga taga dito lang, mga Santa Rosa na nagda-dialysis taga Laguna. Sa Calamba po, kasi yung iba nahihirapan din pong maghanap ng dugo. So ayan, sa Calamba po, pwede naman silang tawagan. Kasi ako, ang ginagawa po, pag wala dyan sa Binyan Doctors na stock ng blood, is tatawag sila sa mga Red Cross kung saan ang may available. Tapos, lagi ko pong sinasabi na sa Calamba po, pakicheck kung meron. Kasi, yun ang pinakamalapit sa amin. Meron naman ditong Red Cross sa Santa Rosa, pero wala silang blood bank dito. So, wala. Meron, pwede kang magdala ng sarili mong donor para doon na rin kukuhanin. Pero, magbabayad ka po. 1.8 or 1.5. Kasi ang whole blood ng A-positive, 1.8 eh. Diba? Mahal. Ayan, buti na lang.
laging merong nagbibigay ng tulong. At sa mga nagbibigay po pala ng tulong sa akin, maraming maraming salamat po at ginagamit kayo ni Lord. Oh no! Naiiyak ako. Sorry po. Inhale, exhale. Ginagamit kayo ng Panginoon para tulungan ako, para bigyan kayo yung mag-abot sa akin ng tulong. At dahil doon, sobrang flattered po ako, sobrang saya. Hindi ko alam yung pakiramdam na ganun, kasi kahit na sobrang hirap ng pinagdadaanan ko, hindi ako pinapabayaan ni Lord. Kahit na minsan, napapanghinaan na rin ako ng loob, mga kaway. Sa totoo lang, napapanghinaan na rin ako ng loob minsan. Hindi lang po pala minsan, palagi. Kasi pinapakita mo sa ibang tao, sa karamihan, lalo sa pamilya mo, na ang lakas mo, ang lakas ko. Oo, nakikita nila yon, masayahin ako, ganun, maingay. Kahit na gigewang-gewang, pinapakita ko na kaya ko. Pero totoo lang, deep inside, yung loob. Oh, siguro yung mga katulad ko, makaka-relate. Relate kayo sa ganong feelings, ganong pakiramdam na pinapakita mo lumalaban ka rin. Kasi sila, nakikita mo lumalaban para sa'yo. So, kaya pakita mo rin na lumalaban ka. Pero deep inside, durog na durog ka. Yung parang gusto mo nang umayaw, gusto mo nang tumaas ng kamay, dalawa. Kasi yung sakit, yung hirap na pabalik-balik ka lagi doon, sa dialysis, sa hospital, labas-baso, nakakapagod, di ba? Nakakapagod yan, aminin nyo. Pero dahil andyan si Lord, lumalakas ako. Lumalakas ako, kaya lagi akong umattend ng mga Bible study, lagi akong nasa church, kahit na minsan masama yung pakiramdam ko. Pag kaya ko, umattend po talaga ako ng church. Nagbo-volunteer ako, ganun. Kasi parang doon na lang yung umiikot yung buhay ko. Bahay, church, Bible study, dialysis, hospital. Parang sa bagay na yun, doon na lang umiikot yung buhay ko. Kaya minsan, o, di ba? Sinong hindi mapapasuko, di ba? Sinong mapapasabi ng ayoko na? Kaya ang hirap. Kaya kayo, habang malakas pa kayo, wag niyong abusuhin yung sarili niyo. Alagaan niyo, hindi porket healthy kayo, hindi kayo nagkakasakit ng mahabang panahon, hindi na kayo magpapa-check up. Maging aware kayo, lalo na ngayon, yung mga pagkain, hindi na safe, di ba? Kaya nga ako, sabi ko, gusto kong, kung pwede lang, uwi na lang ako ng probinsya, kasi doon, lahat ng pagkain, kakainin mo, fresh, dito, di ba? Malunggay na lang ang fresh, kasi nandiyan, malunggay na lang. Inom nga muna ako. Coffee break. Ngayon itong mga linggo, as hindi ako makagawa ng video, wala akong maisip na content. Kasi, wala akong ginawa kundi umiyak. Tapos, sabi ko nga sa mama ko, kinakausap ko yung mama ko, no, sabi ko, ma, totoo lang, gusto ko nang sumuko. Kasi sabi ko, ma, pagod na ako. Nagsasawa na ako. Na laging sinasalina ng dugo, laging maghanap ng dugo, laging buti na lang kung palaging may pera, laging may natatakbuhan, wala naman kaming natatakbuhan. Buti na lang po yung
yung pinsan ni Mama. Pag nangihingi si Mama or ako, isang sabi ko lang, nagbibigay siya kahit papano. Malaking tulong po yun sa amin. Kasi si Mama nagtatrabaho, hindi naman ganun kalakihan yung sahod niya. So, gusto kong tumulong, wala akong magawa. Isa pa yun sa sinasama ng loob ko. Kasi yung gustong-gusto mong tumulong sa kanila. Pero wala kang magagawa. Kasi ikaw din kailangan mo. Kasi ako kailangan ko rin. Diba? Sinorelate dyan. Taas ang kamay. Kaya ayan, please po. Pakishare naman po ng mga video ko. Tulong nyo na lang po sa akin. Alam ko po napakahirap na maging vlogger. Kasi lalo pag walang nakakilala sa'yo, hindi ganun kaganda yung mga video mo. Kasi yung mga vlogger na talagang sikat na, may mga editor yan. Ang gaganda ng mga gamit nila. So ako, ginagamit ko, cellphone ko lang po talaga. Kaya ingat na ingat ako sa cellphone ko kasi kahit na ngayon, ilang taon na akong nag-upload ng mga video sa Facebook page ko, sa Reels, sa YouTube. Ang dami-dami ko nang nagawang video pero parang walang nangyayari. Pero hindi pa ako nawawala ng pag-asa na balang araw mapapakinabangan ko rin itong mga video na ginagawa ko. At ngayon, kailangan ko po talaga siyang i-push. Talagang tinatry ko yung best kong makagawa ng content, makagawa ng video para maipasa ko yung hinihingi ni lolo nyo. Ni lolo nyo, kasi views na lang po talaga yung hinahabol ko. Malaki-laki po yung views na inaano ko, hinahabol ko. Nasa 3 million pa. 3 million. 3,000 na. 3,000 hours pa yung kailangan ko. Kaya guys, tulungan nyo naman ako. Para masustain ko yung mga gamot ko. Sa mga gamot ko pa lang. Grabe. Pag malaman nyo kung magkano ang isang buwan ko, dialysis, yun pa lang. Ay, nako. Paano pa kasali yung pang araw-araw namin, di ba? So, hindi ko nga rin alam minsan kung paano kami nakaka-survive, paano ko na-sustain yung, wow, sustain, English? Na-sustain yung pangangailangan ko bilang dialysis patient. Siguro dahil andyan si Lord. Yes, andyan si Lord. Kapit lang po tayo. Kaya sa mga tulad ko na pinanghihinaan ng loob, kapit lang po tayo kay Lord. Oo, magpayakap po tayo kay Lord. Yes, magpayakap po tayo kasi andun yung point na pinaghihinaan tayo pero hihilahin tayo, hihilahin at hihilahin tayo ng Panginoon para maging strong ulit, para lumaban ulit. Kasi naniniwala naman ako sa sinasabi nila na hindi ito binigay sa akin, na alam naman ng Panginoon. Nakakayanin ko yung binigay niya sa akin, Kobeb. Oo, mabigat. Sobra ang bigat. Pero tutulungan ka naman niya eh. Tapos, tayo naman yung gumagawa ng way. Tayo naman yung gumagawa ng daan na pupuntahan natin. So, nasa atin na lang yun kung paano natin i-handle. Pero, paubaya natin yan sa Panginoon lahat. O, ayan lang po yung video ko ngayon. So, sana comment nyo po dyan kung ano po yung gusto nyong gawin kong video. Kasi ang hirap po talaga mag-isip ng content. Oo. Sa mga YouTuber na pinapanood ko, lagi po ako nanonood ng YouTube para makakuha din po ako ng idea, ganun. Sa totoo lang, wala po talaga ako alam paano mag-edit, gaito, ganyan. Diyan ko lang po talaga sa YouTube lahat pinag-aralan ko. Oh, nagkanda po yata ako kung paano mag-edit, paano mag-cut, paano mag-ganito, paano mag-insert ng ganyan, gaito. Lahat yan rin-research ko.
So, ayan, natutuwa naman ako kasi mabilis lang din naman ako matuto basta ginusto ko at pinag-aralan ko. So, ayan, hanggang dito lang po yung ano ko. Sana mag-comment po kayo. Sige na po, please, mag-comment kayo kung ano yung pwede kong gawing content, pwede kong gawing video, yan. Gagawin ko po basta kaya ko lang. Huwag po kayong mag-request ng video na hindi ko kakayanin dahil alam nyo naman, hindi ako ganun kalakas tulad ng normal na ng tao na walang sakit. So, yung kaya ko lang gawin, gagawin ko po yun. Yan. Mga gusto nyong itanong about dialysis or basta ganun na may tungkol sa pagda-dialysis, kung ano yung gusto nyong itanong sa akin na kaya kong sasagutin ko. Kaya, ayan. Abangan nyo po yung video ko kasi malilipat kami ng dialysis center. So, abangan nyo po yan. Yeah, magagawa po ako ng video. So, minsan, nagawa din po ako ng, napag-isipan ko, gagawa ako ng mga video, yung mga nurse namin sa dialysis. Papakita ko po sa inyo kung gano'n sila ka care sa amin mga dialysis patient at paano nila kami napapasaya, ganun, paano nila pinapagaan yung mga loob namin pag kami nakasalang. Oo. Kasi pag kami nakasalang doon, syempre, iba-ibang problema yan, mga na yan. Pero pag nandun kami, ang saya, promise, makikita nyo yan sa mga videos. So, hanggang dito lang po, please. Pa-subscribe po, pa-share naman po, please, ng mga video ko. Tapos, pa-comment na rin po, pa-like na rin po. Yan, ang dami kong hinihingi, no? Pero, sige na po, tulong nyo na lang po sa inyong ka-warriors. Kasi, ito po, may inaantay lang po ako. Gusto ko pong pumila doon sa HOPE sa NKTI, sa National Kidney Institute para sa transplant. Yan. Ngayon ko lang po na pag-isipan na magpa-transplant na kasi mamahal po magpa-transplant. So, abangan nyo po yan kung ano yung mga proseso para yung iba na gusto rin magpa-transplant na walang pera, na walang kakayanan, malalaman po ninyo. So, ayan. Bye-bye po, mga ka-warriors. Please po pa-comment. Bye-bye po.